Murakmatullahi wa barakatuh. Madayaw, umayang adlaw kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking 5. Ngayon namang linggo na ito ay nagpapasalamat kami sa Diyos dahil nabigyan kami ng pagkakataon na bumisita dito sa inyo sa Buskalan, Kalinga. Mahaba po yung biyahe at malayo po yung biyahe namin. kahapon po, galing kami sa San Juan, Mandaluyong, tapos nagbiyahe kami papunta sa Isabela. Tumigil kami sa Santiago City. Tumigil kami sa Santiago City, Isabela, at binisita namin yung mga kaibigan namin doon na sa Isabela na tumutulong at kaibigan ng pamilya namin at kaibigan ng opisina ng Vice President. Pagkata, pitong oras po yung biyahe namin mula Mandaluyong papuntang Santiago City. Doon na po kami natulog at kaninang umaga, maaga kaming umalis sa Santiago City, Isabela, papunta dito sa inyo sa Buskalan. Dumating po kami, umalis kami sa Santiago City ng alas 5 ng umaga. Dumating kami dito sa inyo alas 12 ng tanghali, 12 noon. At sobrang masaya ako dahil napakabait at tinanggap kami ng mga tiga Buskalan. Masaya ako dahil nakita ko yung resiliency ng inyong lugar dito sa Buskalan. At nakikita ko yung pagkakaisa at pagtutulungan ninyo para sa inyong komunidad, lalong-lalo na sa mga bisita na gustong makita ang inyong lugar at makilala si Apo Wangud. Alam, noong bago kami umalis sa Manila, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ko sa kanya na pupunta kaming Kalinga. Tinanong niya ako, bakit ka pupunta doon? Sabi ko, i-introduce ko lang yung sarili ko kay Apo Wangud at sa komunidad doon. At sinabi ng nanay ko, sabi niya, kilala ko si Apo Wangud, huwag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So ilang beses niya sinabi noong nagpaalam ako, noong pag ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, inulit na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko, ma, nandito na kami sa Kalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato dahil nga ayaw ko na hindi sundin ang sinasabi or utos ng nanay ko. Pero noong nakatatlong beses na si Apo Wangud na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag ko na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, halika. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen
na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wanggun. Maraming salamat po, Apo. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon. Lahat po ng mga tiga dito sa Buskalan, gusto kong maintindihan ninyo na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng mga anak ninyo. Kami po doon sa Davao City. Kami po doon sa Davao City, bago po ako bumaba as mayor, natapos namin ang City College of Davao. 70% or 80% ng aming mga estudyante sa City College of Davao ay membro ng iba't ibang indigenous tribes ng Davao City. Kaya masaya kami dahil nabibigyan ng opportunity yung mga IPs na makapagtapos ng college sa loob ng City College of Davao City na pagmamay-ari ng local government unit ng Davao City. Sinigurado ko na bago ako bumaba doon sa pagka-mayor ng Davao City ay matapos namin ang college, ang paaralan, para masiguro yung kinabukasan ng aming mga Dabawenyos na miyembro ng IPs. Yan din ang gusto ko maintindihan ng mga magulang dito sa inyong komunidad na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng inyong mga anak. Dahil ito ang magpapabago ng buhay nila. Meron po akong example na pinasimple ko ang explanation o halimbawa para maintindihan ng mga bata kung bakit mahalaga ang edukasyon sa buhay nila. Kunwari ay itong programa natin ngayong hapon na ito ay graduation nating lahat. Ito po ang ating mga honors, valedictorian, salutatorian, ang ating third honors. Lahat po tayo gagraduate ng nursing. Graduate tayo lahat ng nursing. Nakapagtapos tayo ng nursing. Meron tayong isang classmate na galing sa may kaya na pamilya. Yung kanilang pamilya, may hardware, may pharmacy, may grocery, may piggery. Walang problema ang pera. Pasok lang ng pasok sa negosyo ang pera. Ang anak nila, walang problema. Bayad ang tuition. May kinakain araw-araw. Meron siyang mga gamit sa paaralan na kailangan niya. Meron tayong isang classmate galing sa pamilya na naghihirap. Ang kanyang tuition, inuutang ng mga magulang niya para mabayaran. Ang kanyang pagkain, minsan meron, minsan walang kain, pumapasok sa paaralan. Walang gamit, walang libro, nanghihiram lang sa mga classmate ng gamit sa paaralan at mga libro. Pero sa araw na ito, nag-graduation natin ng nursing, walang mayaman, walang mahirap. Dahil, bakit? Dahil pare-pareho tayong lahat dito nakapagtapos ng nursing. Ibig sabihin, kung yung nakapagtapos na galing sa mahirap na pamilya, ay pareho na ang oportunidad niya na makapagtrabaho bilang nurse sa isang graduate na galing sa mahirap na pamilya. Pareho na silang pwede mag-apply sa hospital, pareho na sila pwede maging nurse. Wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pareho na sila. Kaya napakahalaga na maintindihan yon ng ating mga anak. Yan
Yan ang magpapabago sa bukla. Ulitin ko, masaya ako na nakasama ko kayo ngayong gabi, kayong lahat ngayong gabi dito sa Buskalan, at nagpapasalamat ako sa pagtanggap ninyo dito sa amin. Magandang gabi, maraming salamat sa inyong lahat.